Okay guys, magandang araw. Welcome sa bagong episode ng ating YouTube channel. So ngayon ang topic natin is needle cartridge review. Review natin yung needle cartridge na nandito ngayon. So right now meron tayong pitong magkakaibang brand ng needle cartridge. So lahat ng needle cartridges na to nagamit ko na. Kaya i-review natin. So, syempre hindi naman natin pwede i-review kung hindi naman natin nagamit, di ba? So, this is an honest review. Basically, lahat ang sasabihin ko dito, personal na opinion ko about dun sa product. So, ngayon kung makikita nyo, meron tayong Easy Needle Cartridge. Ito yan. Unang labas ng Easy cartridge. This is generation 1 ng needle cartridge from Easy. And then pangalawa is yung Easy Revolution second generation, kasi may third generation na sila eh, yung V-Select. Hindi ko pa na-try yun eh. And then sumunod is Quell needle cartridge. Okay. Yung box niyan. Ito yung box ng Easy Revo. So para siyang drawer type. Madaling ma-access yung needle. Ganda ng box niya. Tigas. Etong Quell, maganda rin yung box. Parang naka-emboss yung ano. Ay, hindi naman naka-emboss. Parang, ayan ah. Basta yung pagkaka-print niya maganda. Quality. Maganda rin yung box niya. Hindi siya drawer. So, ganito yung style niya. Mabubuksan mo siya dito. Sa likod, hindi siya nabubuksan. Dito lang. Easy cartridge, yung first generation, ganun din. Napakasimple ng box niya, no? Malinis tignan. White lang. Tapos, eto, nabubuksan dito. Ayan siya. Ayun. Yan ang problema ko sa mga ganitong box eh. Pagka isasara na. Tsaka pag kukuha ka ng needle, medyo mahirap. Kailangan mong bunutin. Bubunutin mo lahat eh para mailabas mo yung mga needle. So sa kabila nabubuksan din siya, which is para sa akin parang ayoko ng ganun kasi pwede malaglag needle dito, kaya dito sa kabila. Then meron tayong Quatat cartridge needle. Wala akong box na ito eh, kasi sample ko lang itong nakuha. And then meron akong Poseidon cartridge needle. Ito yung box niya. Maganda rin yung box niya, matigas. Tapos sa drawer type, madaling ma-access yung mga needle. Then meron tayong NB cartridge needle. Needle B, ito yung needle B. Ito yung box niya. Yung box niya parang regular na kahon lang. Matigas. Ayan siya. Tapos, ganito siya. Parang flip top. Maganda rin yung box niya. Madaling ma-access yung needles. And then, lastly, tip top. Wala na akong box na itong tip top eh. Ay hindi. Parang meron ata akong box. Ah, meron. Saglit, kunin natin. Yeah, ito yung box niya, all black, manipis. Ayan, kung papasin niya, madaling nasisira na yung box kagad. Tapos dito siya binubuksan. Ayan. Tapos ganun din, nabubuksan sa likod. So, kailangan mong bunutin lahat dito, madalas yung needle. Pag gumugot ka ng isa, sasama yung iba sa ganitong klase ng box.
Kasi may mga tattoo artist na medyo OC eh. Ako medyo may pagka-OC ako sa gamit. So, yung mga ganitong detalye sa mga needle, medyo may punto sa akin yun eh. Okay, so start natin. Unang-una, yung review nito ay based lang doon sa experience ko and base sa preference ko. So, puro personal na opinion ko lang yung maririnig nyo dito. Umpisahan natin sa preference. Pag ako nabili ng cartridge needle, unang-una kong tinitingnan is yung preference, yung profile. Yung profile ng cartridge needle. Ano nga ba yung profile? Yun yung physical appearance ng cartridge. Okay? Minsan maganda rin na gumamit ka ng cartridge na maganda yung itsura eh. Minsan nakakagana yan mag-tato. Pero ang pinakahabol talaga natin doon, ang pinakahabol ko doon is yung profile niya. Kung makapal yung profile ng cartridge or manipis. Ang tinutukoy ko dito is yung body, yung casing mismo ng cartridge. Kung makapal ba siya o manipis. Explain ko sa inyo kung bakit. Bago ako mag-cartridge needle, standard needle ang gamit ko. So, gumagamit ako ng disposable na standard needle, tsaka yung disposable na tip. Kung meron kayong disposable tip ngayon sa inyo, kunin nyo, tignan nyo, i-check nyo mabuti. Yung profile ng disposable tip is manipis. Manipis. Ano yung sinasabi kong manipis? Ito yon. Yung gilid ng cartridge needle, manipis. Sa disposable tip ng standard needle, manipis yun. Halos lahat ng nagamit ko. Hindi ko lang sure kung mayroong makapal, pero sa dami kong nagamit na disposable tip, halos lahat sila manipis. So kung galing ka sa standard needle, okay, using disposable tip, pag bumili ka ng cartridge, pag nagpalit ka ng cartridge needle, may tendency manibago ka. Kasi karamihan ng cartridge needle ngayon, makapal yung gilid ng tip. Okay? So kaya yun yung isa sa mga hinahanap ko sa cartridge needle. Yung profile niya. So simulan natin. Tip-top, liner lang ang meron ako eh. Madaling i-explain yung profile sa shader. So dahil wala akong shader ng tip-top, naubos na. Dito tayo sa needle B. Needle B. So, nakita nyo na to kanina, manipis yung profile. Bakit gusto ko ng manipis na profile? Kasi, pagka nagtatattoo ako, okay, as much as possible, dapat malapit or close yung size ng tip sa needle, sa kapal ng needle. So, ayan. 11 round magnum. Yan. As much as possible, halos magkasing kapal yung tip at yung kapal ng needle. Bakit? Ito explanation dyan. Nung nagtatato ako using standard needle tsaka disposable tip, hindi ko na masyadong titignan yung needle kung saan tatama. Kasi ang pinaka-guide ko na doon, yung tip, yung pinaka-gilid ng tip. So, doon ako tumitingin. Okay? So, madalas kung saan ko itinutok yung tip, automatic yung needle nandun doon din eh. So, malapit na malapit siya. Close na close siya doon sa tip. So, hindi ako nagkaka-problema doon sa parang may, pag nag-shading ka, eh, merong gap with, between lines nung tattoo at saka doon sa shading. So, ganito yan. Kunyari, ito yung outline nung tattoo. So, pag mag-shade ka, lagay natin. Pag mag-shading ako, ayan.
So, ganito. Madalas ganito forma ko pag nagsishade. Ang tinitignan ko is yung edge ng tip, yung dulo ng tip. Itatama ko yun dun, tatapat ko yun dun sa lining. So, in that way, nakukulayan ko ng buo, ng walang gap, walang butas between line at saka dun sa area na sinishadean ko. So, nafi-fill in ko kagad ng ink yan. Okay? Ngayon, pag makapal yung tip, yung gilid, dun ako nagkakaproblema. Tuloy natin. Papakita ko sa inyo ibang, yung profile ng ibang cartridge. So, ito yung needle B. Manipis siya. Ito yung Poseidon. Mapapansin nyo, medyo makapal siya. Ayan, sa gilid. Pero, kahit makapal siya, yung pagkaka-cut niya nung gilid, hindi straight, medyo naka-slant. So, parang palapit siya dun sa needle. So, pag kinompare mo siya, ayan o, halos parehas lang sila ng nipis. Halos magkasing nipis lang sila. So, which good to. So, which is good para sa akin, ha? Then, next natin is kwatat. Yung kwatat, nga pala ito, yung kwatat medyo may mga ink siya kasi sample to eh. Sample ko lang to nakuha. So, pinantest ko to. Hindi sa balat. Hindi sa balat ng tao. So, tinest ko lang to sa practice skin. Manipis din siya. Oo, kung nakikita niyo na maayos. Ayan, ah, manipis din siya eh. Okay. Kocompare natin siya sa needle B. Ah. Yung needle B kasi manipis. Ayan. Focus natin. Ayan. Medyo may slight na difference. Medyo makapal ng konti yung kwatat. So, mas makapal ng konti yung kwatat. Next natin is eto, Quell cartridge. So, Quell. Ayan. So, eto, pansin na pansin kaagad na makapal siya. Si pag nilabas mo yung needle, makikita mo yung difference niya doon sa gilid. Parang mga 1 to 2 millimeter yan. Masyadong, para sa akin, masyadong makapal na yan. Pero may mga tattoo artist na sanay na sa ganito eh. Pero ako kasi hindi ako sanay. Kumbaga yung preference ko pa rin ay nakabase sa disposable tip ng standard needle. So, compare natin siya dito sa needle B. Ayan, kikita nyo. Focus. Ayan, halos doble na yung kapal niya. So, mga 3/4 siguro, gano'n. Compare natin siya sa kwatat. Yung needle, yung Poseidon kasi parehas lang halos ng nipis ng needle B. So, sa kwatat, so half siya. Makapal talaga siya, mas makapal siya sa kwatat. Ito yung Quell, ito yung kwatat. Okay. Compare natin siya sa Easy Revolution. Yung Easy manipis, kita nyo? Ang nipis niya. So napakalapit na niya pag nilabas mo yung needle, mapapansin mo ang lapit niya doon sa tip. So close na close yung size ng needle doon sa tip. Unlike dito sa Quell, masyado siyang makapal. Ayan o. So, yung edge nito ng mga cartridge needle, hindi nagbabago yan. Iisa lang hulmahan yan eh. So, kahit mag-iba yung size ng needle mo, kahit lumaki pa yung size ng needle mo, yung kapal nito, ganun pa rin. Kahit lumiit yung size, yung kapal nito, ganun pa rin. So, makapal siya. Ngayon, pagkumparahin natin itong kwatat at saka itong easy, tsaka itong kwatat.
ewan ko kung napapansin niya, kita niya yung dulo, mas manipis ng konti yung easy. Kita natin sa likod. Ayan. Halos, ano na siya, halos dikit na siya dun sa lapad ng ano, ng needle. Dito medyo may konting gap pa. So, konti lang yung difference nila. I-compare natin tong easy dun sa pinakamanipis na tip na meron tayo. Needle B. Parang mas manipis pa siya. Parehas lang. Parehas lang sa needle B. So, maganda. Manipis. Sa easy, wala akong... Wala kasi akong ano ng easy shader. Round shader lang to. Wala akong curve magnum. Okay. So, nakita na natin yung profile. So, base sa profile, si needle B, si Quatat, si Easy Rev, at si Poseidon, maninipis yung profile niya. Okay? Dito sa Poseidon kasi nakakaduling pa rin to eh. Ayan, no? Makapal pa rin to eh. Pero sa dulo kasi manipis. Pero makapal. So, hindi na natin isasama pagdating sa preference. So, ang tatlong maninipis pagdating sa profile is Easy, Quatat, yeah, Easy Revolution, Quatat, at Needle B. Okay? Ngayon, ang sunod na chine-check ko pagdating sa preference ng cartridge needle is yung pagkakakat ng tip ng cartridge. Okay? Kasi dati, ang ginagamit ko is regular magnum. Yun yung mga flat yung dulo ng magnum. Straight yung dulo ng magnum. The reason is, madali siyang ipang corner. Okay? Meron tayong sample dito. Etong Poseidon. So, yan yung standard na magnum. M1 yan, M1. Hindi siya naka-curve. So, ang reason kung bakit ito yung ginagamit ko dati, for cornering, lalo yan, yung mga corner. So, mahihit kagad yan ang needle mo. Sa curve magnum, mahirap gamitin yan. Mahirap gawin yan. Kasi, mahirap gamitin dahil pag yung tip mo is straight cut, ganyan, no? Straight yung cut tapos curve. Pero pag gantong straight cut, pero regular magnum gamit mo, walang problema yan. Kasi ma-utilize mo yung corner ng needle pang pasok ng ink dun sa mga corner tsaka sa mga edge. Pero sa curve magnum, mahirap yan. Okay? Pakita ko sa inyo yung sample kung bakit mahirap. Ito ang example. Needle B. Ang curve magnum ng needle B, gumagamit sila ng straight cut na tip. So straight. Pag nilabas mo yung needle niyan, mapapansin mo. Ayan. Yung nasa corner, hindi na siya masyadong lumalawit. Ipapantay ko yung corner dun sa tip. Nakikita niyo yung nakalabas na needle. Halos yung gitna na lang. Ay ginagamit naming mga tattoo artist yung gilid para sa mga cornering. So kung yung dulo ng yung gilid ng needle mo ay hindi na nakalabas, hindi mo siya mahihit yung corner. Ang gagawin mo para magamit mo yon is magbabago ka ng posisyon ng kamay. So sisimulan mo siya dito sa mga gilid-gilid. Pag ganun, then pa ganun, para ma-hit mo yung gilid. O kaya dito. So, ganyan. Kumbaga, naka-parallel yung tip
dun sa edge. Hindi mo siya magagamit ng ganyan. Yun yung naging problema ko. Sa akin yun, ha? Yun yung nagiging issue ko sa curved magnum, kaya hindi ako gumagamit nung dati. Pero, nung nag-switch ako sa cartridge needle, nakita ko na merong mga cartridge needle na yung dulo ng tip nila ay naka-curve din para sa mga curved magnum. So, that's the time na lumipat na ako, nag-switch na ako from standard magnum to curved magnum. Napansin ko kasi ang curved magnum ang bilis magpasok ng ink. Dahil lahat nung edge niya tumutusok sa balat. Kumbaga, pag tusok mo sa balat, syempre naka-stretch yung balat. Pag tusok mo, lulubog yung balat eh. So, mapapansin nyo, di ba? Naka-curve yung needle, ka-curve din yung balat. Hindi katulad sa regular magnum. Dali, pantayin natin yung daliri ko. Ganyan yan eh, pantay eh. Pag tinusok mo yan, lulubog to. Ang mas malalim na baon ngayon, ang mas malalim na nakabaon ngayon is yung corner. So, doon nagkakaroon, nagkakreate ng minsan trauma sa balat, then mahirap magpasok ng ink, hindi even, kasi mas malalim yung baon ng corner pag regular magnum. Unlike sa curve, magtusok mo, yung balat, ipupush nun yung balat, magkakurve din yung balat, pasok lahat ng even yung pasok ng mga needle. Okay, so eto may drawing ako eh para ma-explain ko ng maayos. So dito tayo sa curve. Si eto, flat yung tip, tapos naka-curve yung needle. Nakikita niyo yung labas ng needle sa corner. Hindi siya parehas ng depth nung mga nasa gitna. Unlike pag curve yung tip mo, pare-parehas siya ng nakalabas. Ganon din sa regular magnum. Pagka flat yung tip. Ngayon, pag ang regular magnum mo, curve yung tip, ganyan ang mangyayari. Mas mahaba yung nakalabas sa gilid. So, bakit ako gumagamit ng curve magnum? Mas less yung trauma sa balat. Even kahit na ipatagilid-tagilid mo siya, hindi niya basa-basa nadadamage yung balat. Okay, mas less yung trauma, less yung pain, and then madaling magpasok ng kulay. Para sa akin, yun yung na-experience ko. Mas nadadalian ako sa curved magnum nung naglilipat ako sa cartridge. So, ano-ano ba yung mga cartridge needle, shader na cartridge needle na may mga curve? Check natin, needle B, obviously, flat. Poseidon, flat din yan. Kahit yung curve magnum ng Poseidon, flat din yung straight cut yung tip. And then, etong Quatat, naka-curve yan. Check nyo. Ayan. Naka-curve siya. So, pag nilabas mo yung needle, kaso ang needle nito is magnum, standard magnum to. M1. Hindi naka-curve yung needle. Ito. Curve magnum to. Ayan. 7, curve magnum. Naka-curve yung tip. Tignan nyo pag nilabas yung needle. Ayan, ah. Pare-parehas yung tip na nakalabas. Unlike sa dito, na flat yung tip, tas curve yung magnum. Ayan, oh. Kita nyo, hindi pantay-pantay yung lalabas na needle dyan. So, etong coil, naka-curve. Naka-curve yung tip ng coil, naka-curve yung tip ng Quatat. At naka-curve din yung tip ng Easy Revolution. Ayan. So, kita nyo. Pagka ganyan ang forma nyan, curve yung tip, curve yung magnum, para kang gumamit ng straight mag nang hindi ka nakaka-damage ng balat. Yun yung purpose ng curve magnum na may curve tip. Kaya mas gusto kong gamitin yung
ganitong klase ng profile ng cartridge. Okay. So recap natin, pagdating sa profile, ang mga maninipis yung profile, needle B, quatap, at saka easy. Ngayon, pagdating naman sa talas ng mga shader, personally, ang sa aking matatalas itong tatlo. Dito, medyo nahihirapan ako magpasok ng ink. Itong needle B, matalas din pala to. Matalas yung needle niya. So, madali rin ako magpasok ng ink dito. Ngayon, ang second na, ang susunod na ang chine-check ko pagdating sa cartridge needle is yung stability ng needle. Kung liner, dapat yung liner mo eh hindi nag-up and down yung motion. Hindi rin nag-sideways yung motion. Ganon din sa shader. Dapat yung shader mo eh stable, hindi gumagalaw. Personal preference ko yan. Yan yung hinahanap ko sa cartridge. Gusto ko stable yung needle. Ngayon, check natin to. Tip-top. Ito yung... round shader. So, round shader, makapal yung needle niya. Sakto siya sa tip. Pero, pag napansin nyo, kita nyo kumakalog. Ayan o. Kumakalog siya. So, ganyan yan. Pag i-check nyo yung needle, dapat nakalabas, tapos kumakalog. Kasi pag hindi yan nakalabas, kakalog talaga yan. Normal yan. Halos lahat na itong cartridge na to. Pag hindi nakalabas yung needle, kumakalog talaga siya. Ang importante is pag lumabas, dapat hindi kumakalog. Kasi ito yung time na papasok na tong needle dun sa balat. So, dapat hindi siya talaga kumakalog. So, medyo makalog siya. Tip-top. Needle B, check natin. Ayan, oh, malakas din yung kalog niya. And then yung up and down motion. Up and down motion niya wala. Pero yung sideways, meron. Yung shader ng needle B, ayan, makalog. Yung, pero yung up and down yan, wala. Kasi lahat naman sila merong needle guide para hindi umangat yung needle. Importante yan na nakalapat lagi yung needle dun sa ilalim ng tip. Kasi dyan siya e-eject ng ink pag nakalapat yung needle sa baba. Okay, needle B, Poseidon. Check natin si Poseidon kung may kalog. Meron siya, konti lang. Focus natin. Ayan, meron siya konti. Yung liner niya. Yung liner niya wala masyado. Wala masyadong kalog. Kahit yung up and down motion niya wala rin. Ayan, ginagalaw ko yan pero ano, so stable yung liner niya. Quatap, stable yung quatap, hindi gumagalaw. Kumbaga yung pagkakagawa ng tip niya is talagang fit na fit dun sa needle. Up and down motion yan, walang galaw, hindi rin nagalaw. Ayan, stable na stable. So, that's a good sign. Quatap. Liner. Liner ng quatap. Let's see. Pag nakalabas siya, may movement siya pero kapiraso lang eh. Konting-konti lang yung movement niya. So, stable din. Maayos yung build na itong quatap. Next is quell.
Etong coil talaga, matagal ko nang ginagamit to. As in talagang kahit kalugin mo to, hindi to kakalug. Ayan. Sobrang stable. Up and down motion, wala. Walang kalug. Ayan, lapat na lapat siya sa ilalim. Hindi siya nakalug. So, yun yung shader ng coil. And then, liner ng coil, stable. Ayan, up and down motion, wala rin. So, stable. Easy revolution. Ito rin easy ha. Halos hindi na rin gumagalaw to. Steady rin. Steading steady. So, maganda rin to. Kaya steady yan kasi meron siyang meron siya ditong guide para sa liner. May mga cartridge needle kasi na walang ganito. So ito meron siyang ganon. Ang needle B wala. Ah, meron din ang needle B. Pero makalug siya. So ibig sabihin yung pagkakagawa niya doon sa loob masyadong maluwag. Ito wala. Kaya makalug siya. Wala siyang ganon. Wala siyang guide. Itong kwatat meron yan. Ayan o. Okay, so yung shader naman ng Easy. Ayan, sobrang stable din. Ayan o, hindi siya nagalaw. Kahit anong galaw ko ayaw. Up and down motion. Wala. Gilid. Wala rin. So, stable. And then yung first gen ng Easy. So wala siyang movement na. Steading steady lang din siya. This is a 9 round shader. So okay siya. Alright, so ano yung mga stable na needle dito? Let's see, check ko nga ulit yung Poseidon. So yung Poseidon merong konti. Okay, so ang stable again, itong tatlo uli. Easy Revolution, Quell, at saka Quatat. So liner shader nila stable. Ang Poseidon stable yung shader, yung liner medyo may konting galaw. Okay. Needle B, makalog, parehas. Tip top, may kalog. Stable. Easy Revo, generation 1. Okay, next natin is, na-discuss na rin natin yung liner. Sa liner kasi ang chine-check ko lang naman is yung stability. Basta hindi siya kumakalog, walang side motion, walang up and down motion. Okay ako doon. Okay, now next natin is yung appearance. So clear ang tip-top. Pagka tinignan mo yung quality ng plastic niya is parang okay lang, pwede rin, pwede na. Pero parang alam mo na parang mumurahin yung materials na ginamit. Needle B, hindi siya ganun ka-clear. Tapos yung mga gilid niya, ayan, para may mga sobra-sobra. So pwede mag-cause ng problem to, lalo yung pag may mga sobra dito. Yung mga hindi naputol na mga sobrang plastic. Pwede mag-cause ng problema to pagka pinasok mo dito sa cartridge, no? Pwedeng maging masyado siyang masikip. So yun yung mga pwedeng maging problema. Pero iba yung forma niya. May flat siya dito na para madali siyang hawakan pag iti-twist mo. Madali siyang hawakan dito. Ay, mihina na yung boses ko ah. Poseidon,
Maganda yung quality, yung appearance. Ito rin, maganda rin yung appearance nito. Ah, pansin mo na parang mamahalin yung plastic na ginamit. Makinis, smooth. Smooth yung pagkakagawa niya. Tapos, clear siya eh. Ito kasi mga to clear din pero medyo dark. So, hindi masyadong kita yung loob. Ito naman, clear yung dulo. So, kitang-kita mo yung ink tsaka yung needle. Paikot yan, kita siya. Then, kulay white yung body. Tapos, black dito. Ang ganda niya tignan. Malinis siya tignan. Parang gumagamit ng Vertex needle ng FK Irons ng Dark Club. So, ang ganda tignan. Ang linis. Quality yung plastic niya. Parang medyo may texture siya. So, maganda tignan. Easy. Ito rin, parang pareha siya nito ng Quatat. Dali, charge natin. Yan. So, pareha siya ng Quatat. And then this one, ito makintab siya. Plastic, maganda rin yung plastic niya. Okay, so appearance, para sa akin, again, itong apat. Okay sa akin yung appearance na itong apat. Itong Easy Revo, itong Quell, itong Quatat, tsaka Poseidon. So maganda yung quality niya. nung appearance niya. Okay. And then next is, ito na, yung price. Okay. Simulan natin sa tip-top. Sa pagkakaalala ko, nabili ko ang tip-top, nag-range siya from 700 to 900. Depende sa size ng needle. So, medyo mahal. Medyo mahal siya para sa quality niya. Kasi makalog yung needle. And then parang low quality yung plastic. Then yung box niya, kung makikita niya, manipis. Yan ang unang-unang nasisira dyan eh. Kasi nga, mahirap buksan to. Sumasabit. Bumuksan mo. So, medyo ako, para sa akin, medyo nahahassle ako sa ganitong klase ng box. Kasi, ayan, bubunuti mo lahat yan eh. Para lang makakuha ka ng needle. Then, next is needle B price. Ito, sobrang mura na ito. Nag-range lang to ng 400 to 600, depende sa size. Problema sa needle B, ang pinakamalaking size nila is 15 magnum. Wala na silang mas mataas pa sa 15 magnum. Yun lang yung size nila. Pero nagre-range siya na 400 to 600, ganun. So, mura. Mura siya. Kumbaga para sa quality niya, tama lang yung presyo niya. Poseidon, ito mura. Mura tong Poseidon. Mura siya para dun sa quality niya. Kung hindi ako nagkakamali, nagre-range lang din to from 500 to 600 or 700 something. Depende sa size ng needle. So, mura siya para sa quality. Ang issue ko lang dito sa Poseidon is parang masyadong dull yung needle. Parang hindi siya ganun katalas. Nahirapan akong gamitin to. Yung shader, yung liner, walang problema eh. Kasi since concentrated yung needle at sa gitna, madali siyang tumusok sa balat. Pero pagdating sa mga shader, palapad. Okay, so kailangan mo ng konting pressure para maipasok mo yung needle, makapag-inject ka ng ink. Etong needle B, matalas to. Madali na, nadadalian ako magpasok ng ink dito. Quatat, madaling magpasok ng ink. Matalas yung needle niya. Para sa price niya, mura yung price nito para sa quality. Kasi maganda yung quality ng Quatat.
halos pasado to sa preference ko. Walang kalog, manipis yung profile, okay, steady, tapos matalas yung needle. And then yung box niya, maganda. Ang box niyan parehas ng easy drawer type. Ganyan siya. Tsaka maganda yung design ng box na ito. Sa pagkakaalam ko, ang range ng price na ito is from 600 to 700. Maybe 800 something pagka siguro sobrang mga 23 magnum na yung gagamitin mo. I'm not sure, pero 600, 700 ang range na ito. Mura to para sa quality niya. And then next is Quell. Ito, pasado rin to sa preference ko eh. Yung appearance, yung talas ng needle, stability ng needle, yung profile, medyo 50-50 ako sa profile. Yung liner niya okay yung profile. Yung shader kasi makapal nga yung gilid. Pero matagal ko na kasing ginagamit tong Quell. So, nakapag-adjust na ako sa cartridge na to. Kaya, okay pa rin sa akin tong Quell. Yung price niya, medyo mahal na to. Kasi premium needle to. As in talagang maganda yung quality niya. Ito rin, premium na to. Para sa akin yung quality na ito, premium. Yung Quell, ito yung box niya. So, hindi siya nabubuksan dito. Dito lang. Medyo hassle din pagka kumuha. Magkukuha ka ng needle. Ayan, oh. Kukuha ka ng ganyan. Sasama yung iba. So, yun ang mahirap sa ganitong klase ng box. Ang Quell, nag-range from 700 to 900. Yung 23 magnum nila, nasa 900 na eh. Pero yung from liner to 15 magnum, nasa 600 to 800, ganon. So, halos close sila ng price nito. Ang ganda ng appearance nito. Promise. Ang ganda. Next is tong Easy. Ang Easy, medyo mahal to eh. 800 to 1,300 ang nagre-range ang price. Pero hindi mo masisisi yung price niya. Kasi talaga namang napakaganda ng quality na ito. Kumbaga, between dito sa tatlong to, para sa akin, ito yung pinakamaganda. Easy. Pero pag pinagkumpara mo sa presyo, para sa akin, Quatat. Halos parehas lang din sila ng quality. Ang pinagkaiba lang talaga nila is yung sa shader. Minor lang na difference. Which is yung profile. Ayan, tinititigan ko maigi. Konting-konti lang yung difference nila. Okay. Sa Quatat means na-encounter ko nung ginamit ko yung isa pang tato. Yung magnum. So, ito yung magnum. Ito yung ilalim ng tip. Medyo nakaganyan siya. So, kailangan ko siya pang ayusin para fumlat. Which is madali lang naman. Ang gagawin mo lang eh, kunyari hindi siya nakapantay, nakaganyan siya. Ang gagawin mo lang, iti-twist mo lang tong likod para pumantay. Ikot mo lang na ganun. Then check mo kung nakalapat na. So, ganun lang. Ilan yung ganun lang kasimple. Ito, 100% to, chinek ko lahat to, isang box. Lahat ng needle niya talagang naka-flat dun sa ilalim ng tip. Nakapantay siya lagi. Walang nakaganon, walang nakaganyan. Flat lang siya palagi. Kahit yung liner niya, laging naka-flat yan sa ilalim, which is napaka-importante para sa akin. Kasi most of my work, kasi puro may lining. So, isa yun sa mga tinitignan ko, yung pagkaka-build ng mga needle sa loob. Kasi sa mga murang needle, yan, sa mga murang needle na mababa yung quality. Ito mahal to eh, pero mababa yung quality. May trick naman doon, babalik ko imo lang yung needle para lumapat siya dito.
Importante kasi na nakalapat yung needle sa ilalim. So, ayun siya, medyo mahaba na yung oras na kinain ng review natin. Madami kasi yung needle. Paandarin lang natin yung ano, mga needle. So, sa akin, personal preference, if price ang habol nyo, needle B ang pinakamura. Yun nga lang, quality wise, medyo hindi siya ganun kaganda. So, kung naghahanap ka ng mura, pwede kang kumuha ng Poseidon. Pagdating sa quality, ito, top 3 ko quality. Easy Revo, Quell Cartridge, Quatat. Now, itong tatlong to, pagkukumparahin na lang natin. Kasi ito yung top 3 ko eh. So, tanggalin na natin tong iba. Preference, itong dalawa. So, check sila, preference. Kasi maninipis yung profile. And then, talas ng needle, lahat sila, check. Okay, itong tatlo. Stability, okay yung tatlo. Pagdating sa appearance, para sa akin ha, personal ko to, gustong gusto ko yung itsura nito. Sobrang ganda talaga. Para sa Cheyin na cartridge. Pero puti, so parang vertex needle, manlinis tignan. So maganda siya. Preference, so check siya doon. And then sa price, okay, sa price, Quatat. Gaya ng sinabi ko, yung Quatat, mura siya para sa kanyang quality. Meron lang siyang mga konting problema, gaya ng sinabi ko kanina, na yung Magnum, minsan hindi nakalapat dun sa ilalim. So, kailangan mo siyang i-adjust. Okay? And kung naghahanap ka ng needle na wala ka nang poproblemahin, isasaksak mo na lang sa machine. Lalagay mo na lang sa machine mo nang wala ka nang babaguhin na kahit ano sa needle. I prefer itong dalawa. In between two, ito talaga ang gusto ko. Kasi lahat na nasa kanya maliban lang sa appearance. Pero pwede na sa akin yung appearance niya kasi normally ganito na may tsura ng cartridge. Eh. Pero gandang-ganda lang kasi ako talaga dito sa Quell. Pero ito, manipis profile, stable na stable yung needle, shader, tsaka liner stable, curve yung, naka-curve yung tip niya. Tapos yung membrane niya, yung sakto lang yung tension ng membrane. Yun lang talaga yung price na ito, medyo masakit sa bulsa. Pero kung gusto mo naman talaga ng quality na gawa, less hassle, dito ka sa Easy. Okay, pero sa akin, kahit alin dito sa tatlo, gagamitin ko yan. Walang problema kasi nga wala ka masyadong iti-tweak dito, wala ka masyadong babaguhin dito sa mga cartridge needle na to. Okay, so sana nakatulong yon. Easy at yung Quell natin. Yan. And then Quatat. Okay, so wala na akong boses. Halos mag-iisang oras na tong video na to, pero sana may maitulong to sa inyo. Huwag niyong kalimutan sana mag-subscribe do sa channel, paki-like, and then kung meron kayong mga gustong i-discuss sa susunod na episode, may mga gusto kayong product na i-review, i-comment niyo lang. Para naman ano, nakaka-boost kasi 'yun ng confidence pag ano 'yan, pag may nag-subscribe, may nag-like, may nag-share. Para sipagan pa 'yung mga ibang artist na katulad ko na gumagawa ng mga gantong video para makatulong sa ibang artist. So, sana suportahan nyo. Hindi lang ako, pati 'yung ibang artist na gumagawa ng gantong video kasi pare-parehas tayong magbe-benefit diyan eh, may matututunan kayo, 'di ba? So that's it guys para sa pangalawang episode natin. Sana maraming naitulong sa inyo. Paandarin lang natin ito saglit. Ito yung Quell. Ito yung Quatat. So,
stable yung mga needle nila. Okay, so iulitin ko lang. Para sa akin, base sa personal na preference ko, ito yung top 3 ko na cartridge needle. Sa ngayon, kasi ito pa lang naman yung mga natatry kong needles eh. Hindi ko pa natatry yung iba. Pero sa ngayon, kumbaga, sulit na ako dito sa tatlong to eh. Price, quality, stability, lahat ng gusto ko sa needle, sa cartridge needle, nandito sa tatlo. Okay, so hanggang sa susunod na episode na lang ulit, huwag niyong kalimutan mag-subscribe guys. Like and share. Salamat po.